Tanganyika po ba ito? Infinite sa pangalawang tanong na paano tayo nakasisiguro na ito po ang sinasabi ng Biblia? Pwede pa yung pakisuyo na basahin yung parang natin. Sa pinasa po natin, ano daw po yung isang katangian ng Biblia na tangi ng Diyos na nakatakot po? Ayon dito sa nabasa ko ay sabi dito na ang unang ito ay Italiano at Punta. Ito po ay sinusuportahan ng teksto doon sa Hosea 23:14. Gusto ko na buksan natin ito at makita natin yung binanggit dito. Kung handa na kayo ay ganito basahin ko sa inyo, no? At narito, yayawan ako ngayon sa lakad ng buong lupa at nalalaman ninyong lubos ang inyong buong puso at ang inyong buong kaluluwa na walang isang mang salita sa lahat ng mabubuting salita na sinalita sa inyo ni Jehovah ng inyong Diyos ang nabigula. Ang mga iyon ay nagkatotong lahat para sa inyo, walang isang mang salita sa mga iyon. Kaya wala po dyan sa tekstong yan, malinaw na tiniyak sa atin na lahat ng sinilita ng Diyos na iyo ba ay natupad. Kaya yun yung isang katangian na makikita natin sa Biblia, no? Yung lahat ng bulan ito ay natupad. Ito po sa susunod na para po, pwede pong pasahin po natin ulit. Siyempre, kung ang Biblia ay galing sa Diyos, hindi ito ang tinaroy magdala. Bilyo-bilyo po yan ito. Ang may pangmahagi na sa tandaang wika. Pagkaman isang sinaunan ng Biblia, tayo ito ang mga napakunayang puro ng sinisya. At hindi na kakasalukatan ang sinasabi na apat na buong manunulat ito. Bukod yan, tinatapog ng Biblia ang pag-ibig ng Diyos at kaya nitong baguhin ang buhay ng tao. Kaya naman, bilyon-bilyon na pinasito na ang Biblia ay salita ng Diyos. Ayan, salamat po muli. Sabi pagamat ang Biblia ay isang matandang aklat na kiniklaran ng mga tao, ano daw po yung isa pang katangian ito na makikita natin na kaswato ng mga siyensya? Ayon dito ay ang mga napagtunayan na puro ng siyensya ay kaayon ng Biblia. Ayan, salamat po. Ganun din po, isa mong bagay na makikita natin kung ano ang epekto ng Biblia. Ano daw po ang magiging epekto nito sa mga bumabasa nito? Kaya nito mapaguhin ang buhay ng mga tao. Yeah. Totoo po ba ito kung sinasabi nito na kayang paguhin ang buhay ng mga tao? Siguro po magandang basahin natin kung nasa unang Tesalonica, kabanata 2, talatang 13, ano? At babasahin po ulit sa inyo. Sabi po dito, sa katunayan niya, iyan ang dahilan kung bakit din na namin pinasasalamatan ang Diyos ng walang lubay. Sapagkat ang tanggapin ninyo ang salita ng Diyos na inyong narinig mula sa amin, tinanggap ninyo ito hindi bilang salita ng mga tao. Kundi gaya na kung ano nga ito sa totoo bilang ang salita ng Diyos na siyang gumagana rin sa inyo ng mga mananampalataya. Yan po, ang kausap niya po sa Pablo din yung mga Kristiyano rin na nagbago kanilang pinapit yung kanilang natutunan sa Biblia. Kaya mapapansin niyo po dito sa dalawang parang kung aking tinalakay, ano po yung dalawang punto na maaari natin gamitin na katangian ng Biblia? Ang ulang ito ay Italiano at Tumpak at yung isa pa ay ang salita ng Diyos ay kaya niyang magpaguhin ang buhay ng mga tao. Yan po yung napakahalagang punto natin nakuha ngayon. Ngayon, bahagi po ng bilang suhay kung sa ating pinag-aralan, meron pong video ng ating sa ating organisasyon na makikita rin sa JW.org na may paksang paano tayo nakakasiguro na totoo ang sinasabi ng Biblia. Dito po, tinatalakay yung mga patotoo